House na puno ng mga media sa tuwalya ang tinupok ng apoy sa Malabon. Habang sa Paranaque, sinagip ang 7 biktima umano ng pambubugaw. Magbabalita si Hannibal Talete. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Catmon sa Malabon nang lamunin ng apoy ang isang warehouse ng medyas at tuwalya mag-alas 10 kagabi. Kwento ng sikyo ng warehouse na si Joselito. Sa ibabang bahagi ng warehouse, nagmitsa ang apoy bago lamunin ang buong gusali. Abang nagro-robbing po ako, nakita ko po may usok po sa bubong. Tapos yung nakita ko po yung bandang dulo po may nag-aapoy. Yun nga lang, nahirapan ang mga bombero sa sikip ng kalsada. Yung mga kalsada po is makikita punong-puno ng mga basura, so hirap na hirap po ang mga responder natin. Dapat continue sana yung firefighting operation natin, kaso yung isang hydrant sa may Bustamante Street is hindi natin magamit. So ang tendency is papasok ulit yung truck, lalabas at magkakarga na naman po. Tinibag na lang nila ang pader na ito para mailusot ang pambomba ng tubig. Pasado alas 6 na kaninang umaga na magdeklarang fire out ang mga bumbero. Swerte namang walang nasaktan at nadamay na bahay sa sunog dahil sa firewall ng warehouse. Narescue ng mga pulis ang 7 babaeng Chinese na biktima raw ng human sa Paranaque. 2 buwan pa lang daw sa Pilipinas ang mga babaeng edad 20 hanggang 28. Pero ibinugaw sila doon mismo sa establishmento kung saan sila nasagip. Pinapadala po sila sa mga hotels within Metro Manila for sexual exploitation. Meron silang WhatsApp and Telegram in which may ano dila doon, parang group chat na once na nakapasok kayo doon, mamimili kayo doon ng ano ng yung mga babae na nandun na rin yung mga pictures nila, services nila, offer nila, and the amount. Then andin na rin ko yung mechanics paano makapag-book. Nasa 100,000 hanggang 200,000 pesos daw ang halaga ng serbisyo ng mga babae kada isang gabi. Nakuha sa lugar ang perang aabot sa 32 million pesos, mga money counting machines, 2 baril at mga bala. Pinaghahanap pa ng mga otoridad ang isa pang sinasabing amo ng mga na-rescue ng mga sex workers. Maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang nahuling Chinese national at isa pang pinaghahanap na Chinese din. Kasama rin sa reklamo ang 10 Chinese at isang Pinay na nagtatrabaho sa lugar. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.